natin sa ating panalangin ang kagalingan ni Stanley Dave Mendoza. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating pagkisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumika at tagapamahala ng lahat ng umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalobong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung ako naman ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman,
ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bayang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy, tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa'yo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan.
Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang matuwid sa pamagitan ng kanyang mga anak. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ganoon din yung ating mga kasama ngayon sa nasa tahanan na nakikinig sa pamagitan ng Radyo Totoo, ang Radyo ng Archdiocese ng Lipa, na araw-araw po siya po ay nakasakasama natin sa pagdiriwang na ito. Ganoon din yung mga nanonood ng Facebook Live, nakasama din po sa pagdiriwang nating ito. Sila po'y naatan din ng banal na misa, lalo higit yung mga may sakit na nasa tahanan ngayon. Una, atin munang kahapon ay tayo po'y nagdiriwang na ng mga nobinaryo. So yung mga nasa tahanan ngayon na nakikinig sa pamamagitan ng radyo, kayo po ay magnobena. Pumunta po kayo dito sa National Shrine, yung mga nasa tahanan na minsan lamang makapag-nobena, no? Taon-taon natin itong dapat gawin para sa kapiyastahan ng ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Palakpakan muna natin ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Mamaya po ang magmimisa ay si Father Jerry Orbus, isang SBD. Kaya kayo po, mamayang hapon, alas 5 po ang misa, tayo po'y muling magkasama-sama. At ating idalangin sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio yung ating mga intensyon. Si Padre Pio ay dakila at banal, malapit sa puso ng Diyos. Kaya tayo ay dumudulog sa Kanya. Tayo'y mga makasalanan, tayo'y mahirap, kumbaga'y sa pagdadasal, tayo hihingi ng tulong sa Kanya. Sapagkat alam natin na tayo na may mahina at makasalanan, merong isang banal na namamagitan sa atin, si Padre Pio. Kaya tayo po'y tuloy-tuloy ang pag-unobinaryo hanggang sa kapiyastahan sa 23. Yan. At makikita naman na po ninyo ang mga schedule ng misa. Ating pagnilayan ng mga pagbasang ating napakinggan. Sa unang pagbasa, narito ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang mga alagad, ang kanyang mga miyembro ng simbahan ay parang sila'y nadidivide, naghahati-hati dahil sila'y na-overwhelm sa biyaya na kanilang tinanggap. Biyaya ng Diyos. Yung iba'y mahusay sa yung mayroong gift of prophecy. Yung iba'y kayang mag-predict ng ganito. Mayroong mahusay magsalita, yung gift of tongues. Yung iba'y kayang bumasa ng misteryo ng Diyos. May malalalim na pananampalataya. Yung iba'y biniyaan na maging generous at magkaloob ng kahit ng kanilang sarili. Pero isipin ninyo, ang mga ito'y winarningan ni San Pablo. Itong mga binigyan ng kaloob ng Diyos sapagkat sila'y napapayabang. Napapayabang na sapagkat merong kakayanang magpagaling. Merong kakayanan na magsalita, mahuhusay sapagkat pinagkalooban sila ng Diyos. May malalalim na pananampalataya na kayang humagip ng misteryo ng Diyos. Kahit hindi naman ganun kalalim ang kanilang pinag-aralan. Dahil kaloob ng Diyos, yung iba napaka-generous sa miyembro ng simbahan, pero pinaalalahanan ni San Pablo. Kahit na kayo'y merong ganitong klase ng biyaya o gift na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, pero kung kayo'y walang pag-ibig, dahil nagiging proud na nga, ang lahat ng iyay walang kabuluhan. Walang kwenta ang lahat ng iyan kung hindi yan nagmumula sa iyong pagmamahal. Sipin ninyo yun, kahit ikay may husay, may galing, kahit ikay generous, mapagbigay ka,
kahit pa ikaw ay may malalim na pananampalataya, pero kung hindi yan bumubukal sa iyong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ang lahat ng iyan, walang bisa, walang kwenta. Ang sabi ay, walang maidudulot na mabuti, walang kabutihang maidudulot ito sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Kaya, dapat laging mula sa iyong pag-ibig, kaya ka magmamahal, kaya ka magmamalasakit, mula yan sa iyong kaibuturan ng iyong puso at mula sa iyong pagmamahal sa Diyos. Kung ikaw ay maging generous sa iyong kapwa, gagawin mo yan dahil mahal mo ang Diyos. Gagawin mo yan dahil mahal mo ang kapwa mo. Ginagawa mo ang lahat ng iyan dahil sa iyong pag-ibig sa Diyos. Ang sabi ni San Pablo ay, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Yan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Ibig sabihin, kung ikaw ay tutulong, dapat ay magandang loob. Merong nagbumubukal mula sa iyo yan. Talagang kung ikaw ay magmamahal sa lahat, dapat maganda ang loob at matyaga. Ang pag-ibig ay matyaga, no? Kaya kung ikaw ay nagmamahal talaga, dapat ay matyaga ka at nagmumula yan sa kaibuturan ng iyong puso. Tsatsagain mo ang iyong minamahal. Sa mabuting balita na ating napakinggan, narito si Jesus. Sabi niya, sa ano natin maihalin tulad ang tao sa kasalukuyan? Sa kanyang kapanahunan, sabi niya, dumating si Juan Bautista at siya'y nangangaral sa mga tao na pagkisihan ninyo ang lahat ng inyong kasalanan. Kaya ipinakita niya sa pamagitan ng siya'y nag-aayuno, siya'y nasa disyerto. Ang pagkain niya't damit ay simpleng-simple lamang, sapagkat ang kanyang pangungusap sa mga tao, magbalik loob kayo sa Panginoong Diyos. At inihahanda niya si Jesus sa kanyang pagdating. Pero ang sabi ng mga Pariseo, ito'y sira ang ulo. Ang sumunod, dumating si Jesus. Si Jesus naman, siya'y nakikisama sa mga tao. Ang sabi ay kasamang kumakain ng mga makasalanan, kasamang umiinom, napunta sa mga bahay ng mga publikano. Anong sabi naman ng mga Pariseo? Matakaw, maglalasing, kaibigan ng mga makasalanan at mga publikano. Yan ang sabi nila kay Jesus. No? Sapagkat ang mga ito, yung mga critics, ang tinitingnan lagi ay yung masama. Ano? Sila yung mga critics, hindi nakikita sapagkat ayaw nilang magbalik loob sa Diyos. Kahit na meron taong may magandang loob na nagmamahal, pero pagka ang nasa palibot mo ay critics, ano? At ayaw magbalik loob sa Diyos, laging masama ang tingin sa iyo. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa, ano, kahit na may mga taong nasa palibot mo na ang tingin sa iyo ay masama, kahit na ikaw ay nagmamahal, kahit na ikaw ay nagtsatsaga, kahit na ikaw ay bumubukal sa iyong puso ang kabutihan ng Diyos, magpatuloy-tuloy ka pa rin sapagkat ganyan ang isang taong nagmamahal sa Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na naging siawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilisinisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Aming kamayaya Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Po ay magsitayo. Malalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghang banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamibigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ikaapat, simula po noong September 14 hanggang 22, ay sinasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ikaanim ng gabi kapag Linggo. Mangyaring magabayan po kayo ng mga hanay na gawain na makikita sa screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan.
Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang lahat ng inyong pabebendisyonahin. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.